Isang linggong pangangaral sa Danleg, Dumaran, Palawan, ang pinangunahan ni Pastor Agapito Tututing, ang kasalukuyang direktor ng Education Department and Children's Ministries ng Palawan Mission. Ang gawain ito'y pasasalamat ni Pastor Tuting sa Panginoon bago ang kanyang nalalapit na pagre-retiro. Tunghayan ang bunga ng nasabing pangangaral sa balita ni Eugene de la Cruz. Ang paglilingkod sa Panginoon ang pinakamataas at pinakadakilang gawain ng sinuman, mula sa murang edad hanggang sa ating kagulangan. Kaya naman pinili ni Pastor Agapito Tuting na igugol sa pangangaral ang kanyang mga araw bago siya magretiro ngayong Desyembre. Isa siya sa mga matagal nang naglilingkod sa Palawan Mission at kasalukuyang direktor ng Education at Children Ministries Department. Pagdating dito sa experience na ito, masasabi ko ay challenging ito. Kung kumpara sa ibang mga pangangaral na isinagawa kasi mayroong preparasyon. Pero ito ngayon ay true care groups. Although mayroon din sila maaring paghahanda, pero hindi tulad sa panahon na mayroong kang layman. We take it by faith na sa pagsisimula ng pangangaral na ito, ang Diyos ang gagawa, ang pinaka-importante ay paggamit ka sa gawain ng Panginoon. Ang isang linggong pangangaral sa Danleg, Dumaran ay umakay ng 21 ng mga kaibigan at mahal sa buhay ng mga kapatiran. Hatid gabi-gabi ang mga mensahe ng buhay na may pag-asa. Ito ay sa pamamagitan ng iba't ibang health lectures at gospel presentations. Ang pangangaral din na ito ay naging daan upang mahikayat muli ang mga kapatid na matagal nang nalulupaypay sa pananampalataya. Sa loob ng isang linggong programa na aming ginanap dito ay marami po ang mga kapatid na nanghina sa pananampalataya ang napabalik. Kami po ay masayang-masaya na sila ay muli naming nakasama. Pagsapit ang araw ng Sapat ay doble ang pagdiriwang kasama ang buong distrito ng Tad o Taytay Araceli Dumaran dahil kasabay ng bautismo ang Praise and Thanksgiving celebration ng distrito. Ang mga kapatiran po ay lubos ang kanilang kagalakan sa dahilan po na ito po ay muli silang nagkita-kita sapagkat nung unang mga ilang taon ay hindi po sila nagkita-kita. Ang Praise and Thanksgiving ay by churches lamang, kaya sila po ay nagagalak at patuloy na nagpupuri sa kabutihan ng Panginoon na kanila pong naranasan sa kanilang sarili, lalo tigit sa kabutihan ng Panginoon sa loob po ng iglesia. Siya nga naman ang galak ng kalangitan sa mga nagpapasyang tumanggap kay Kristo at magbalik loob ng buong puso. Kaya naman ganun din ang galak ng mga manggagawa, gaya na lamang ni Sister Jonalyn Zolueta, ang Administrative Secretary ng Palawan Mission. Isa rin siya sa mga magre-retiro na sa darating na taon. Isang malaking pagkakataon muli sa akin na maka-join sa parang siguro last na crusade ni Pastor Tuting, na together kami na worker siya. Ako din, na-blessed ako kasi siyempre magkasama kami noon nung kami ay college. Tapos nagsama kami ulit dito. Isang malaking pagkakataon talaga na natutuwa ako na nagkasama kami ni Pastor Tuting sa isang evangelism dito sa Danleg. Ang pagre-retiro man ay isang ganap na pagtatapos ng karera ng isang tao. Ngunit sa gawain ay natitiyak natin na ang mabuting gawang pinasimulan sa atin ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ng muling pagparito ni Kristo. Mula rito sa Dumaran, Palawan, ako po si Eugene Joy de la Cruz, naghahatid ng balitang may pag-asa para sa Hope Today, NPUC News.